All right, so this question comes from Jonathan Guarin. So ang tanong niya, may question ako sir, dahil hanggang ngayon wala pa rin akong result dito sa business na ginagawa ko. Parang wala yata akong nakukuha ang traffic sa mga post ko. So yun, actually hindi ko alam kung ano yung tanong dito. It's either naputol yung comment ni Jonathan or naputol yung pag-copy ko nitong tanong na to. Hindi ko alam. Pero magbabase na lang ako sa kung ano yung nabasa ko dito. So sabi niya, hindi pa daw siya nagkakaroon ng resulta kasi wala daw traffic or whatever. So, ang isa sa mga reason, pinakamang reason kung bakit hindi nagkakaresulta ang isang baguhang network marketer. So I assume na bago ito si Jonathan kasi wala pang resulta eh, di ba? Medyo bago pa siya. So kung ikaw ay 1 year below, ay consider na bago ka pa lang. Pag sinabi kasi na 1 year ganyan, ang ibig sabihin kasi, dito sa negosyo natin, hindi dito binibilang yung tagal basis sa kung kailan ka nagsimula. Ang binibilang dito na tagal ay kung gaano mo katagal trinabaho yung negosyo ng tuloy-tuloy. So kung halimbawa, nag-join ka dito sa negosyo na to, ng katulad ngayon, today is May 18, 2020, na ginagawa ko tong video na to. So kung halimbawa nag-join ka ng May 18, 2020, tapos a year later, andito ka pa din, pero tumatrabaho ka lang every day ng 2 hours per day, hindi ka 1 year sa negosyo. Kasi i-compute mo yung 2 hours na yon. Okay, 2 hours times 365 days, kasi 1 year mo diba ginawa yung negosyo, pero 2 hours lang per day. I-compute mo siya, 2 hours times 365, so nasa 600, 700 plus. Di ba? Parang 700, 2 years, ganyan lang. 700 plus hours yung nilagay mo para sa negosyo. Tapos i-divide mo siya sa 24, which is 24 hours. Kung ano yung lumabas doon, yun pa lang yung days na ginagawa mo yung negosyo. So kung ano yung lumabas doon sa kinumpute mo na yun, yun pa lang, ganun ka pa lang katagal. Hindi dito binibilang kung kailan ka nagsimula. Diba? Binibilang dito yung trabaho mo na ginawa mo every day, every single day, kung ilang oras yung ginagawa mo para sa negosyo mo. So balik tayo dun sa tanong ni Jonathan para at least naiintindihan nyo yung context nito mga pinagsasabi ko para nagkakaintindihan tayo. Okay, so sabi niya wala pa daw siya nagiging result, which is pag sinabing result, sigurado ako nang tinutukoy niya ay yung income. Wala pang income, whether galing man yan sa recruit or galing man yan sa selling. Ganon din yun. Kasi kapag ka naka-recruit ka, may income ka, may commission ka. Kapag ka nakabenta ka, may commission ka. So, income ang bottom line nun. Wala pa siyang income, wala pa siyang kinikita dun sa negosyo. Ngayon, isa sa mga pinaka-rason, maraming rason. Actually, meron akong ginawang hiwalay na video. 10 rason yata yun kung bakit hindi para sa iyong network marketing. So, hanapin nyo na lang mamaya pagkatapos nitong video na ito. Panoorin nyo yun. Pero isa sa mga pinaka-rason, base dito sa tanong ni Jonathan, ang pinakarason kung bakit hindi ka pa kumikita sa negosyo mo ay dahil hindi mo pa namamaster yung basics. Yun lang. Okay, tapos na tayo. Joke lang. So, yun yung pinakang rason. Bilang baguhan, hindi mo pa kasi namamaster yung basic. Ngayon, paano mo mamamaster yung basic? Unang-una sa lahat, kailangan alam mo kung ano yung basic, yung basics ng negosyo natin, and ikalawa, ginagawa mo siya ng tuloy-tuloy for the next 1 year. At least 1 year tuloy-tuloy. 1 year na tuloy-tuloy ha. It doesn't matter kung ilang oras sa isang araw. Depende kasi kung halimbawa part-time ka, edi yung lahat ng oras na available mo para sa negosyo, i-boost mo. Kung full-time ka, edi yung oras, mas lalo na. Boost mo lahat para sa negosyo mo. So tuloy-tuloy for at least 1 year na tuloy-tuloy. Kahit anong mangyari tuloy-tuloy, as long as buhay ka at capable ka, tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Doon mo mamaster ang basic. Kasi sa unang taon na mamaster ang basic. Sa unang taon mo sa network marketing business. Basta tuloy-tuloy mong ginagawa. Usually, pwede nga mamaster mo siya less than a year. Basta tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Yun ang pinakang key. Kaya nga sinasabi ng mga uplines na consistency is the key. Kasi yun talaga yung key. Para mamaster mo yung basic, unang-una sa lahat, alam mo. Tapos tuloy-tuloy mo siya na ginagawa. Kasi nandun sa basic yung income. Sa basic ka kikita. Hindi ka kikita sa kung ano nung chorbang nakikita mo sa Facebook na kung ano-anong mga strategy, mga automated BS, mga kalokohan na yan. No, hindi ka dun kikita. Kikita ka sa basics bilang baguhan. Ibang usapan na yun, pag yung mga automated mga chorba ng mga advanced strategy ko, no, ibang usapan na yan. Di ba? Actually, para sa mga ano na yan, sa mga nag-expand. Ibig sabihin, yun yung may mga resulta na gusto pa nilang mas mapalaking resulta nila. Para sa akin, para dun yun sa mga ganun. In my opinion, para sa mga ganun. Pero kung ikaw baguhan, basic ang kailangan mo, which is prospecting. Prospecting, presentation ng business,
handling objection and closing, magkasama yung dalawa na yun kasi habang nagko-close ka, may madalas may mga objection binabato yan, at para ma-close mo, kailangan mo ma-handle yung objection. Ulitin ko, prospecting, presentation ng business, handling objection and closing, and follow-up. Basic. Yan yung mga basic skills na kailangan mo para ka magka-resulta. Hindi ka na marunong mag-prospecting. Hindi ka marunong mag-present ng negosyo mo kung wala kayong ginagamit na ano, kung wala kayong ginagamit na system. Diba, kung wala kayong sariling video presentation or wala kang inaasahan ng mga tools, so ikaw mismo kailangan marunong ka. Ikatlo is yung handling objection and closing. Hindi ka marunong. Follow-up, di ka marunong. So, ano yung expect mo? Hindi ka talaga kikita. Di ba? So, kailangan maintindihan mo yung basic. Kumbaga sa basketball, di ba, para ka maging magaling na basketball player, ano yung pinaka-basic? Dribbling and shooting. Di ba? Basic. So, yun. Kahit hindi, ako hindi naman ako player ng basketball, pero alam ko, yun ang basic. Kung ako mag-aaral, yun ang aaralin ko. Dribbling and shooting. So, yun. I hope na meron kayo natutunan dito sa video na ito. Yun yung sagot ko regarding dyan. Para ka magka-resulta, kailangan ma-master mo yung basics. So, marami akong ginawang videos about basics dito sa channel na to. Daming nakakalat dyan ng mga videos about basic na yung binanggit ko ng apat na yun, basic na skills na kailangan mo para magawa mong kumita. Kasi kung hindi mo kayang gawin yun, kahit anong strategy matutunan mo, kung hindi mo kayang gawin yung apat na yun, kung hindi mo kayang, yung tatlo pala, tatlo, kasi handling objection and closing ay iisa lang na. Kasama yan. Kung hindi mo kayang gawin yung tatlong basic skills na yon, hindi mo siya ma-master. Kahit anong matutunan mo, hindi ka rin talaga kikita. Hindi ka magkakaresulta. Or kung magkaresulta ka man, tsambahan lang. Or kung magkaresulta ka man, hindi magtatagal sa'yo. Kasi hindi mo alam yung tatlo na yun. Okay, so I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito. Maraming salamat dun sa tanong mo, Jonathan. So, kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na patulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook. Or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa'yo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayaw, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness. Hey, what's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami ka natutunan, nakapagbigay ito sa'yo ng value. Subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!